Hi mga mana, good evening, welcome back to my channel. Ikaw ay bago pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and like this video. Okay, mga mana, for today's video, may bago tayong gagawin or may bago tayong inspired na makeup look, sabi pa. Transform tayo ngayon kasi isa sa mga kaibigan ko na nag-comment sa isang video ko, sa recently video ko, ang sabi niya sa akin, gawin ko daw yung Tracy anime series, TV series, mag-transfer daw ako ng Tracy. So, sabi ko sa kanya, go, gagawin ko yan for the next vlog. At ito na nga, gagawin na nga natin. Yung Tracy's TV series siya is a Philippine anime-influenced the streaming television series based on Filipino comic series. Ganon. Ano siya, pinagbibidahan siya ni Liza Sobriano. We're so proud. Duh. Nagiging proud tayo. Actually, hindi pa ako nakapanood ng 13. Kasi, hindi. Pero mapapanood ko siya. Siguro magugustuhan ko rin siya. Kasi nanonood nga ako ng Slam Dunk. Nanonood nga ako ng Naruto. Mga ganon ba? Kumaga, mapapanood ko siya. Kaso kasi ang recent din na pinapanood kong cartoon is Tinkerbells. Addict na din kasi ako sa Tinkerbells. At yun na nga, mabalik nga tayo sa Tracy TV series. Yan yung gagawin nating look for this video. And stay tuned and samahan nyo ako hanggang dulo. Let's start. Linisan lang natin. Baby wipes ng pang facial remover, and then tag-mist na ako. Gamit ko dito yung Bench Organic Mist kasi kailangan protektahan muna natin ating face bago tayo maglagay ng kung ano-anong makeup sa ating face para iwas pimples at iwas parang rashes. Tapos yan lang yung moisturizer na hiyang ako. Sa lahat ng moisturizer na ginamit ko, Dove lang ang nahiyang ako, kaya hindi ako nangangati kaya gustong-gusto ko yan. And then, gumamit ako dyan ng Poreless from Maybelline Primer. Nilagay ko dyan talaga dyan. Sinadya kong ilagay dyan kasi dyan talaga yung madami akong pores na malalaki pa. And then, dito sa kabila din. Basta, lahat ng nilagyan ko talagang ma-pores. Actually, buong mukha ko ma-pores talaga siya. Kaya, dinamihan ko yung primer na nilagay ko dyan. Kasi maganda talaga yung primer na yun. At inubos ko na yung, kasi may natira pa eh. Kunting-kunti na lang yung sparkle contour stick na yan. Siyempre, inubos ko na kasi sayang naman, di ba mga mana ko, itatapon ko siya. Pero may bago na akong bili. Tapos, gumamit na ako dyan ng Maybelline Fit Me 20 Sands Concealer. Before ako nag-foundation, gumamit muna ako ng concealer. And then, yan nga, para matakpan yung mga blemishes or mga dark ko sa mukha before ako nag-foundation, para yung pag nag-foundation ako, maganda ang kakalabasan niya. Yun ang napansin ko kasi pag inuuna ko yan, pag hindi ko nakakalimutan, kasi minsan talaga nakakalimutan ko, inuuna ko agad yung foundation. Dapat pala concealer muna. Para sa akin na sa way ko, hindi lahat naman kasi ng makeup creator or yung mga nagme-makeup, mapaprofessional man yan or ano, may kanya-kanya talagang way. Kaya kanya-kanya. That's my way. On my own. Char. Ganun. Tapos mag-brush muna tayo pag-blend niya. Bago tayo gumamit ng blendable foam. Para doon sa blendable foam, doon natin kukunin yung mga excess na mga product na nailagay na natin sa ating face. Para maganda. At importante talagang nakukuha yung mga excess. Ayan na nga. Nag-foundation na ako. Gamit ko dito. It's Maybelline Foundation 220. 24 hours full coverage. Super ganda talaga ng foundation ng Maybelline. Gumamit ako dito ng foundation brush para i-blend siya before ang foam, 'di ba? Para, basta na nga ako gamitin 'yan. Tsaka ang ganda ng, hindi ko alam kung kaninong brush 'yan na gamit ko, yung foundation brush, baka sa maanggi 'yan. And then 'yan yung bagong concealer Maybelline. Bagong bili yan ng boss ko, binigay niya sa akin. Sabi niya gamitin ko na daw at ginamit ko na. Diyan ko siya nilagay kung saan ako mamaya mag-kukontour ulit para plakado talaga. Ayan o, tingnan nyo. Wala pa siya pero nakakatulong siya mag-shape. Para pag nag-contour ka, is super ganda ng kalalabasan.
And then, gamamit na ako, isiset na natin yung ating face. Ang ginamit ko dito is Honey Beige from Everbelena powder. Super ganda ng foundation, ng ano nito, powder nito. Tingnan nyo, yung coverage niya. As in, yung mga oiliness nyo or something, talagang natatakpan niya ng bonggang-bonggang potubongbong. Gamamit na ako dito ng Vice Cosmetics Contour. Ayan na nga, sinasabi ko kanina. Magko-contour na ako ulit. Nag-start ako sa aking face. Ilagay ko muna, later ko na siya i-blend. Maglalagay muna ako ng dyan sa pinaka-nose ko, you know. Kailangan. Kasi medyo flat is flat talaga yung aking nose, mga mana. And then, sa aking makapal at masyadong malawak na kalangitan ang aking pisngi. Kailangan ng maraming kunturan dito, mga mana. Kuntur lang naman paglalabanan. Medyo, meron naman akong laban doon. Kasi grabe talaga ako mag-contour. Inaamin ko naman talaga yun. Grabe ako mag-contour. At yung nilagay ko dito sa pinakagitna ng contour ko, yung loose powder yan from HM. Para may dimension siya. Pag tiningnan, parang, alam mo yung parang napaka-slim ng face mo. And then, una kong ginamit pang blend ng aking nilagay na mga contour, yung maliit muna na brush. Tapos, pa-circle yung pag-blend ko para yung mga harsh line is hindi masyadong halata. At maganda yung pagkaka-blend niya. Sa blend ka talaga, mga mana, mag-i-invest sa sobrang tagal. Okay lang. At least, maganda yung kakalabasan ng makeup mo. Yun naman ang importante. Basta maganda kakalabasan ng makeup mo. Okay na yun. And then, nung binlend ko yung aking nose, hanggang kilay, mga mana, para yung harsh line hindi masyadong kita at hindi pangit tingnan. Madami akong sa mga previous video ko, madami talaga akong maling ginawa doon. Alam ko, mali talaga yon. Kaya nga, diba, nagpa-practice tayo para matuto at para ma-avoid yung dapat ma-avoid. And then, gumamit ako ng malaking brush para ma-blend talaga siya ng maayos. Super. Kasi kailangan i-blend mo talaga siya ng maayos para hindi masyadong pangit tingnan. Ayan na, nag-start na ako sa eyes ko. Ginamit ko dito, it's undercover ng Everbelena palette. Ayan, eyeshadow. Yung puti, tapos nilagyan ko na ng orange yan na shade. Ayan, orange. Nilagay ko dyan para medyo natural lang yung datingan natin. Kasi ang ginagaya nga natin is natural lang yung hindi talaga masyadong high level yung kanyang eye makeup look doon. And then, mga mana, pag gusto nyo i-extension o gusto nyo palakin ng kaunti ang yung mata, ano, ang gawin nyo, tingin kayo sa baba, tapos i-straight mo lang yung ginagamit mong product. Straight ka lang hanggang dito kung saan kahaba yung line mo. Yung, di ba yung nilalagyan natin ng mga liquid eyeliner, kung hanggang saan, yun. Doon mo babasihan kung hanggang saan ka lang magpipencil crayon dyan. Tsaka sa pinakababa. Kasi simple lang naman yung mata niya eh. Ayan. Tapos, ikunik nyo lang mga mana. Dara-diretso at ikunik mo lang yung pencil na ginamit niya. Kunik niya lang yan. Kinunik ko lang tapos nilagay ko na yung orange nilagay ko sa taas. And then, nagkilay ako. Ang kilay, ginamit ko din dito yung crayon pencil na lang kasi total black din naman yung kilay niya at manipis. Tapos, dahan-dahan lang mga mana kasi masyadong pigmented yung nung crayon pencil ng Maybelline. Dahan-dahan lang. Walang force. Parang napadaan ka lang, ganun. Tapos, syempre, i-blend mo na lang siya para yung mga harsh line is hindi masyadong halata at para maan mo siya, mawala. And then dyan, pag nagganyan, pag syempre nagkakamali, magkakamali at magkakamali ka talaga, gawin nyo na lang, kuha kayo ng concealer, tapos ayusin nyo, yan. Concealer lang naman ginamit ko dyan pang ayos at pang ano, pang retouch din. Tapos, huwag ka na maglagay mga mana ng product kasi pag pigmented, kaindahan-dahan lang, tapos doon ka na lang bumaway sa pag-blend. At ang ginamit ko dyan yung Niche doon na bago kong Pro something na binigay din ng boss ko bago din yung binigay niya sa akin. Thank you. Thank you so much, my boss. And then, ang ginamit ko dyan pinaka-blush is yung orange na nilagay ko sa mata ko.
kasi para hindi siya malalayo sa color ng aking mata. And then nag-highlighter na rin ako ng kaunti, kahit wala naman masyadong highlighter, pero gusto ko kasi ng highlighter. At lalo na yung mata ko kasi ang dimension ang pinaka-partner ng contour para magandang kinalabasan at medyo gusto mo ang makukuha, kailangan mo talaga siyang lagyan ng highlighter. At ang ginamit ko nitong lip liner is yung Too New York from Everblenna Matte Lip Liner. And then hindi na ako dito mga mana nagamit ng ng lipstick. Talagang lip liner lang. Kasi parang natural lang naman yung lips niya dun eh. Kaya yun, hindi na ako ng lipstick. Ayan. Tapos yung paggamit ko ng lip liner, hindi sa outer space, sa pinaka-in. Yung pinaka-in ng ng lip line ko. Doon ako nag lip liner kasi supposedly dapat manipis yung lips mo. Yung lips ko kasi natural na makapal na siya. Tapos nilagyan ko lang siya ng tap-tap ng lip balm para maging shine to shine at maging natural ang look. And then hindi ko siya nakalimutan for today. Kasi lagi ko nakakalimutan maganyan. Mag-ano ng eyelashes ko. Kakalimutan ko. Pero hindi ko siya, kakalimutan ko siya na naka-off cam ako. Kala ko naka-on cam. Off cam pala. Ginamit ko dito yung Hyper Curl from Maybelline Mascara. And then, here you go! I'm done! Ayun na mga mana, yan lang yung nakaya ng aking pag-makeup. Pinutulog pa talaga yung buhok ko kasi nga hindi umaano yung hair ko kasi yung hair ko it's kulot. Yung kay sa 13 kasi it's bagsak, as in bagsak na bagsak siya. Pinutulog ko pa kasi ayaw niya talaga mag-ano hanggang dito. Kaya pinutulog ko talaga siya at naging ganyan. Ewan ko kung satisfied ka. Pero, yun lang. Malang sabi na kula. Yun lang. Don't forget to subscribe and like this video and then mag-comment lang kayo kung ano ang ating susunod na gagawin. Oh my God! Hindi ko alam kung satisfied to sa inyo pero para sa akin, okay lang. Satisfied naman. Ang pagkakaiba lang talaga kasi ang natural na buhok ko hindi talaga black. Brown talaga yung yan, akala mo black yan, dark brown yan. Habang humahaba siya, naging ganito siya. Yun lang. Thank you. Here we go, making really on, getting I see zone, flexing, I've been serving, make it trend.